maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong tayumanggi. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Puyco at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po si Engineer Rosendoso, ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at ang ating dalubhasang doktor, si Doc Sosie De Leon. Hello po! Hi! Magandang araw sa inyo, mga viewers! Magandang araw! Ayan! Kasendo, ano yung suot mo? Ah, kilala ko yan! Atin to, Kit Pinoy. Bakit? Anong kinupa niya? Dahil dapat yung mga produkto lang natin ng mga farmers ang gamitin, Sendo? Sa damit mo yan? Dapat supportahan ang local produce pa rin, yeah. Di ba? Kasi nagko-concentrate sila sa baboy. Yun ang issue na palagi nilang inano eh. Nilalabas eh. Sa akin lang, maski anong protein source dito sa local naman, pwede naman. Di ba? Huwag natin masyadong pansinin kung tumaas na yung isang produkto dahil kumonti talaga, alam naman natin. Yun ang sa tingin ko. Kung ayaw nila kumain doon, pwede naman kumain ng ibang protein source, di ba? So, yun ang sigurong kailangan gawin na lang. Opo. Pwede naman tayo mag-introduce ng mga alternative katulad nga ng ginagawa ng show natin. Ang dami na nating pinakilala ng mga pwedeng ilutong putahe sa kalabaw, sa baka, meron pa tayong tupa, meron pa tayong kambing, may rabbit. Nag-cooking show nga tayo ng rabbit dito eh. Di ba? So, pansamantala, habang wala muna ang pork, kumain tayo na iba pang mga pwedeng kainin. Marami na mga purpose. May itlog din, yan. Oo. Lalo na itlog. At yung pugo, Kasendo, di ba? Yeah. Kaya huwag tayo mag-alala na itong protein source na iba, mawawala or kulang, mag-ship lang tayo sa protein source. Oh. Alam mo, matatalino mga consumer natin, mga kababayan natin Pilipino, kung saan mura ang isang produkto na protein source, doon naman lumilipat eh. Hindi lang naman baboy lang. Kaya pag alam nila tumaas yung baboy, lipat sila sa kabila. At idadagdag ko lang, meron ba tayong batas na kapag bumababa ang presyo ng halimbawa ng kamatis, ng talong, na nalulugi yung mga farmer natin ng kamatis, talong, sibuyas, at kung ano-ano, meron bang batas na dapat ay itaas ang presyo? Kasi ang nangyayari, kapag tumataas ang isang bagay, ang nangyayari ay pinipris ang presyo. Yes, Doc. Pero parang wala yun, sila kasi. Ang tanong, meron. Oo, meron magalot. To protect the local farmers. Wala tayong, kasi ang concern ng most of the government, hindi lang naman itong administration. Ang concern nila is yung high price. Baka si Juan de la Cruz magalit. Bakit ito, ang taas na. Yun ang concern nila. Pero ang isang bagay, ang masasabi ko lang, kung konti talagang tataas eh. Wala tayong magawa, no? Kasi, I mean, yung population talaga, almost 45% na ang nadipak or wala rito sa ating bansa. Talking about pork, no? Yung solusyon na importation, second
second na ano na rin, solution eh. Pero ang mas mas gusto ko pa rin or mas maganda sana ang promote ng government is may pato naman, may itlog naman, no? May other source naman na baka or kambing, tupa. Yun ang i-promote na lang para at least alam naman natin ano eh yung lalo na itong Department of Agriculture is dapat din mag-concentrate sa agriculture kasi kung import eh maski naman hindi Department of Agriculture marunong mag-ano mag-import eh, di ba? So dapat talaga isa yung concentrate siguro isa livelihood para sa ating mga kababayan. Mabalikan man ako Amy. Itong may topic yata tayo ngayon na naiba. Oh, ano ba yan? Oh, naiba. Ito eh, bigyan natin daan itong prutas na ito. Sabi nga nila, ito tinatawag na super fruit. Yan. Super fruit? Super fruit. Ay, ang dami palang health benefits na ito. Dok Sosie. Eh mamaya, tatalakayin natin yan. Hindi lang maganda sa iyong kaloob-looban, pati po sa iyong external, yung mga skin. Ay, gaganda din yan. Tapos, pang-cure din daw sa cancer. Marami pa. And may mga byproducts na rin pala ito. Kala ko kinakain lang to as fruit eh. Pero marami pala ito mga byproducts. No? So mamaya po pag-uusapan natin kung paano yung tamang proseso. And nasendo cactus pala to. ang inano ko ano eh. Kala ko dragon eh. Di ba? Dragon. Yung dragon heart. Dragon heart. Ay, ganun kasi yung itsura. So, ayan, nabanggit ko na yan. Dragon fruits. Pag-uusapan natin ngayong araw, Dok Sosie, dragon fruit. Yeah. Dragon fruit. At saka pwedeng tanong natin bakit ba tinawag na dragon fruit yan? Okay. Okay. Pero parang nakita ko na yung sagot eh. Kasi sabi ni Gasendo, Dragon Heart eh. Pero totoo, parang Dragon Heart nga. Pero mamaya po pag-uusapin natin yan at meron tayong mga kasama na eksperto po pagdating sa pagtatanim at pag-aalaga ng dragon fruit. Yan po sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Babalik ko ang Agree Ako Dyan. Kasendo, meron po tayong mga kasama ngayong araw. Yeah. Ang kasama natin si Manong Teki. Ito ano eh. Yung lugar niya na dragon fruits na puntaan ko, ma-amaze ka talagang ang luwag. No? Pagkabi yan, may ilaw pa. Bakit may ilaw din? And ano yan, nagra-rabbit din yan, kagaya natin, Dr. Sosie. Ah, okay. Pero ang wala tayo, mas matindi siya kasi may ostrich siya. Ostrich? Tayo. Kaya natin siya sa ostrich. Intervene din natin balang araw. Yeah, yun ang dream natin, di ba? Yeah. Sir Teddy Nuez. Sir Teddy Nuez po, tama? Nuez. Yes, ma'am. Hello, sir. Good morning po. Good morning din po. Sir, nabanggit na ni Gasendo yung dragon fruit mo ay maluwang at may pailaw. Bakit po kailangan may pailaw? Yung pailaw, ito yung technology na ginagamit namin sa mga dragon fruit growers kapag off-season siya. Kasi ang regular season natin dyan is para dito sa Luzon area is June hanggang October. Yan ang season ng dragon fruit. So, by November up na up to May off season na ang tawag natin diyan. So para makapag-produce tayo ng fruit sa off season, ginagamitan natin ng lighting technology. Actually ito natutunan doon sa Vietnam, technology ng Vietnam ito. So pinapailaw namin sa gabi ng 4 to 5 hours para ma-stimulate yung flower niya. Pero ang quantity, hindi kasing dami ng normal na bunga. So Manong Teddy, ano, parang sinasabi mo doon sa dragon fruits, eh, ano? Umaga pa, parang umaba pa yung length ng lights o
bakit kailangan natin mag-ilaw? Kasi kung sento, yung month of November up, medyo shorter ang daytime natin, longer ang nighttime. So, yun ang parang kulang sa daytime, yung dragon fruit. Kaya off-season sila. Opo. Oh. Kaya kasi yung starting by May, medyo kahit na diba 7 o'clock, medyo may liwanag pa. So, ito ang umpisa ng season nila, June to October. Yes, Doc. Ilang watts ang ginagamit mo at saka ano ang distance? Kasi nakakita na ako ng dragon fruit, yung layo eh. Ano ang distance ng isang ilaw mo at saka yung pangalawang ilaw at saka yung left and right na ilaw? Kasi iniisip ko, eh baka naman na talo ka sa production cost dahil meron kang energy cost. Actually, talaga hindi naman masyado kumita kasi nga dahil doon sa costing. Ang ginagamit namin LED bulb is 9 watts. So ang distance is 2 meters by 2 meters. Tapos yung height siguro mga nasa above 5 feet. Anong kuhang ka? Warm white o yung talagang puti lang? Yung parang dilaw ba na warm white o yung parang puti lang? Pwede naman. May pwedeng warm white at saka daylight pareho pwede. Nakita ko po doon sa picture nakapatong doon sa mga poste-poste mismo yung ilaw. Kaya parang ang ganda tignan. Opo. Ma'am, pagka sa gabi, pag inilawan mo, siyempre, parang madilim ang gabi, so tapos sinindihan mo, napakaliwanag nung taniman. Saan yung lugar ng dragon fruit? Tsaka ilang hektarya yan? Sa San Jacinto po kami, sa Pangasinan. Actually, nabisita na rin kami ni Sir Art Veneracion. Okay. Nag-conduct 2 years ago ng seminar dito sa Pangasinan. Ah, okay. Para sa rabbit. So, ilang hektarya yung dragon fruit mo? Yung tinaniman namin siguro nasa mga 3 hectares. Oh, malaki po. 3 hectares? Maluwang. Oo, maluwang. Alam mo, Teddy, bigyan kita ng idea para makatipid ka sa kuryente, no? Dahil may ilaw sa gabi, pwede bang yung kahit sa hektarya, tatayuan ko ng beer house para magandang ambiance? Oo, babayad ako sa iyo. Babayad ako sa iyo sa pwesto, pwede. Pwede. Oo, happy tayo sa kikitain. Ah, okay. Hey, kidding aside, Teddy, anong variety? Alam ko marami variety yan. Merong kulamang. Anong variety yung dragon fruit mo? Ang tanim namin, 90% ng variety namin is yung red Moroccan yung sa amin. Tapos 10% yung Vietnam White. Bakit mas marami po yung red Moroccan kaysa dun sa Vietnam White? Ano po pinagkaiba nila? Kasi yung red mas in demand sa market kasi ang red mas matamis kaysa sa white. Pero ang dragon fruit, kahit na red yan, iba't ibang variety, hindi pare-parehong taste. May mga red variety na matabang, maasim-asim, pero yung variety namin came from Ilocos region. So, matamis talaga siya. Opo. Sir, ano bang family ng fruits itong or plant itong dragon fruit? Parang kasi nadidinig ko cactus ito, tama ba? Yes, family siya ng cactus. Oh, tapos nagbe-bear ng fruit itong cactus na ito. Yes, ma'am. Eh di hindi po masyadong kailangan ng tubig dito. Sa starting, kung bagong tanim, medyo siguro every 2 days. Pero once na matured na siya, kahit na once a week lang. Oh. May, di ba po sabi nyo kanina, may ilaw, tapos may spacing. Yes. Yung spacing na yun, hindi naman po yun para lang doon sa ilaw, pero para din po ito doon sa mga tanim natin. Ano po yung tamang spacing sa mga dragon fruit? Bali, ang spacing, ang practice natin, karamihan mga dragon fruit growers is 2 meters by 2 meters. Pero later on, medyo dahil nga doon sa parang true experience, yung iba, nagpra-practice ng 2.5
o 3x3 para yung spacing sa gitna, pagka mature na yung dragon fruit, mas convenient makakadaan yung mga workers natin sa farm. Siguro, ganito na lang, Amy. Pwede bang i-discuss mo land preparation, cuttings, alam ko, ganong kalalim. Makipaliwanag mo muna para ma-orient kami ano ba yung dragon fruit na yan. Sige po, Doc. Ang land preparation naman is regular, yung clearing, no? Clearing ng site. Tapos, gagawa ka muna. Kung medyo may budget ka, gagawa ka ng concrete post. Kadalasan dyan is 4x4x7 feet. So, ang nakalitaw is 5 feet. 2 to 2.5 yung nakabaon. Then, ang workers natin, maghuhukay, depende na sa distancing ng gusto ng may-ari. Tapos yung ano, kung medyo low budget, pwede naman yung ginagamit nila yung poste na yung puno ng kakawate. Pwede rin. Kaya lang hindi siya tatagal kasi dahil sa dun sa pagdidilig, ulan araw, baka mga 2 years lang magko-collapse na. Once na nag-mature yung dragon fruit na fruiting, medyo mabigat na rin siya, baka mas matutumba na. Kaya mas advisable yung gumamit ng concrete post talaga para durable siya pang long term. Kasi ang dragon fruit, ang sabi nga nila, mabubuhay siya up to 30 to 40 years. Ganun katagal. Sa isang tanim po yun, tama po ba, Sir Teddy? Opo. Parang ano lang, one time planting, mapakinabangan mo ng 30 years. So, tama ba ako? Bago lang itong dragon fruit sa atin, mga year 2000 dumating? Himula ang pagtatanim? Ang dragon fruit yat, sa pagkaalam ko, ma'am, ang dragon fruit, mga early 2000, nag-start sa Ilocos region. Kaya ang tawag natin sa Ilocos region, dragon fruit capital of the Philippines. Sila yung medyo marami talaga taniman. Pero ngayon, nag-spread na sa nationwide na. Humahabol na rin yung pismin. Sa Southern Luzon, marami na rin. Opo. Alam mo, Amy, na pumunta mo sa Claveria, actually, mas mataas yun ang North Park, kaya lang, kasabihan Apari, no? Dumaan ako dyan sa Ilocos. Number one, nakakagulat. Pagpunta mo dyan sa libandang Ilocos at nagbukas ka ng radyo, Wala na yung Tagalog o Pilipinong salita. Nasasagap mo na yung Chinese. Pagkatapos, ang daming dragon fruit talaga dyan. Tsaka mura ang dragon fruit dyan. Dyan talaga nagsimula. Tama ba, Teddy? Oo. Tama po, Doc. Doc, hindi Chinese yung narinig mo. Ilocano yun. Kasi parang Chinese din yung Dora, pero Ilocano ang tawag doon. Hindi, Chinese talaga eh. Oh, malapit na sa Taiwan eh. Yung dragon fruits ba? Kamusta ang marketing? Walang problema ba? Marketing dito sa atin sa Pangasinan, hindi pa masyadong problema yung marketing kasi medyo konti lang yung growers natin dito. Sa Ilocos, ang market naman nila Metro Manila karamihan kasi medyo yun nga, kilala na sila. Sa Pangasinan, medyo within province lang ang market karamihan ng mga growers. Meron din, nagpapadala rin kami sa Metro Manila. May mga reseller tayo dyan sa Manila. Pero karamihan naman na mga galing sa nitong pandemic, medyo apektado yung market kaya medyo within Pangasinan lang. Pero before, ang mga customer namin, yung mga galing sa Metro Manila, marami din. Dahil nga, medyo malapit kami sa Manawag Church. So yung mga nagsisimba sa Manawag, dumadaan, alam na nila, pumupunta para bumili ng mga dragon food. Parang true word of mouth kasi yung mga nasarapan dun sa taste namin, yun tinuturo na. Diretso galing sa simbahan, dadaan sa amin bago muli. Opo. Pwede bang gawin ko na lang, Teddy, pamakunahan nila ako. Dadaan mo na ako sa'yo, tsaka lang ako magsisimba sa Manawag. Pwede ba yun? Pwede din po, Doc. Pwede, pwede.
Bali adjacent. Okay, katabi lang namin yung Manawag. Mm-hmm. Ah, okay. Kaya malapit ka sa blessing ng Panginoon. Kaya maganda yung inyong dragon fruit farm. Alam mo, plano ko nung magtanim, ano? May babuyan ako, yung space in between the building ay 8 meters. Sabi nila kinakalaan, direct sunlight, number one. At saka kinakalaan, mag-wading ka para hindi ka palatan ako. At saka may napuntahan ako na naghinto siya ng dragon fruit dahil may fungus daw, pwede bang pakipaliwanag mo yun? Actually, Dr. Rossi, ang problema ngayon ng mga dragon fruit growers is talaga ngayon kumalat yung tinatawag nila kanker at saka anthracnose na sakit. Pag hindi mo naagapan, talaga wipe out yung plantasyon mo o kaya taniman. So, kailangan maagapan ka agad. Kasi yung iba, parang nakita, di nila alam na medyo mabilis ang pag-spread ng sakit na yan, pinapabayaan nila. So, talaga maubos yung investment mo. Kami, yun nga, buwanan, meron kaming maintenance para hindi rin mawawala. Once na meron, makokontrol lang natin pero hindi siya mawawala talaga. Opo. Sir, bago tayo mag-break, ang tatanong ko sa iyo, ano ba yung mga health benefits nitong dragon fruits? Yan. Okay. Pag-usapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Sir Teddy, iniwan ko po yung tanong, ano yung mga benepisyo na makukuha natin dito sa pagkain po ng dragon fruit? Ang dragon fruit, ito ay kinoconsider natin na superfood. No? Kategorya siya ng grapes, avocado, guyabano. No? So, napakaganda ng health benefit. Kaya dito kami nainganyo na pumasok magtanim. So, ito yung tinatawag nila superfood. Halos siguro lahat ng sakit, medyo nakakatulong siya. So, yung mga diabetic, mga hypertension, pati yung mga, marami siyang antioxidant eh. So, nakakatulong siya sa mga cancer early stages. Yung mga pampabata, pampaganda, ganyan, weight loss, marami siyang health benefits. So, kung banggitin ko eh, baka abot tayo ng 50. Pero yun ang gusto namin sana na i-promote natin sa ating bansa na ang mga consumer sana mas regular kumain sila ng dragon food dahil hindi lang dahil gusto mong kumain kundi yung makukuha mong health benefits na napakaganda. Oo. Tama. Pero alam mo, Amy, Sendo, at alam na naman ni Teddy to. May kwento ko lang. Dumalaw ako sa isang kaibigan ko na may sakit na hospital. Siyempre, diba, yes. Nagdadala tayo saging, pineapple. Nagdala ako ng dragon fruit. Abay, kinahaponan o kinagabihan, muntik nang atakihin sa puso. Alam mo kung bakit? Dumumi siya ng kulay. Yung kulay ng dragon fruit, yung din ang nilabas niya, tsaka yung ihi. Tama ba yun, Teddy? Tata ako. Opo, Dok. Sa mga first-timer na kumain, ang dragon fruit kasi, pera lang kung yung Vietnam White yung kinain mo. No? Pero pagka itong red variety kinain mo, pag nagbawas ka, yun nga, may kasama siyang pula ang kulay. So, yun! Natakot! Mag-urine ka. Ang liquid ng urine natin, medyo pink ang kulay, reddish ang kulay. Ang paliwanag dito, kasi ang dragon fruit, yun nga, parang pang-cleansing natin. Pero once na continuous mo naman kumain, nawawala na yan. Parang nilalabas niya lang yung mga toxic natin sa katawan. Pan, opo. Yun. Pili ko si Sir Teddy Health. Kaya totoo pala. Oo, kaya Amy, totoo pala yun. Kaya lang, ang kaba nung kaibigan ko dahil dumumi siya ng kulay-kulay. Lalo ko na ma-admit siya doon sa hospital eh. Oo.
Ganon din kami, Dok, nung first time kumain kami. Medyo nagulat ka, medyo sinesekreto pa. Ayaw mo sabihin, baka sabihin tayo, eh, anong sakit mo. Pero normal po pala yon pagka first normal time. Normal po yun, ba? Ma'am. Oo, normal. Sa ating mga manonood, huwag po kayong matatakot. Oo, oo. Ang handami pala niyan, akala ko parang palang yan, ordinaryong prutas. Yung pala, sa sinasabi mo, ang dami palang benefit ng dragon fruit. Yes, Doc. Sir Teddy, meron na ba tayong byproducts sa itong mga dragon fruits? Meron na ba tayong iba-ibang produktong ginagawa? Yung sa amin, sa farm namin, may mga processed product kami gaya ng ice cream, dragon fruit jam, dragon fruit vinegar, dragon fruit wine. Sa Ilocos region, gumagawa din sila ng dragon fruit sabon, dito, Shanghai roll, mga cookies, inhaluan nila. Kain. Kasi yung Shanghai roll natin, yung di ba karamihan ng ang lumpia natin, ang palaman natin is meron siyang meat and veggies, no? Yung mga carrots. So ang ginagawa, ang bulaklak ng dragon fruit, yun ang sinasubstitute nila dun sa meat. Okay. Para ginagawa nilang extender. Opo, ganun. Kaya para pati yung flower ng dragon fruit na kinabangan. Mm. Yung iba naman, ang flower, yung flower pinapatuyo, ginagawang dragon fruit tea. Uy, tsaa po, tsaa. Okay, ah. Kasi dahil sa ganda ng health benefits, talaga pati yung bulaklak, actually, ang nagkwento sa akin, isang director ng GMA. Ako. No? Yun nga, dahil kapag nag-shooting sila, meron mga sample na dragon fruit tea after shooting, nag-uunahan sila hingin yung sample ng tea, yung mga artista. Kasi maganda daw ang naging result, ang pakiramdam nila, maganda daw dun sa nagpupuyat sila, pag uminom sila ng tea, parang na-energize sila. Ayun. Parang gusto ko tuloy makatikim yan. Ano, Teddy? Ano pala? Kasi yung mga tea na alam ko, galing sa mga dahon, di ba? Yun ang ginagawang tea. Ito ba mismo yung dragon fruits ang gagawin mong tea or yung ano niya, yung mga yung leaves niya parang cactus naman eh. Paano ba ito? Yung flower po. Pong. Ay, yung flower. Kasi ang ano, dragon fruit, pagka bumuka yung bulaklak niya, ngayong gabi, mga 10, 11:30, open na siyang buo. Kinabukasan, pagka nasinagan ng araw, ano na, yuyuko na siya. So, nagpo-fork na siya. After 2 to 3 days, kailangan tanggalin na namin. Kung hindi, pupuntahan siya ng malanggam, so, masisira yung bunga. So, yung kung hindi ka pa nag-process, tinatapon natin o ginagawang abono yung mga bulaklak. So, para magamit mo, para hindi masayang, so, dinadry yun, tapos ginagawang tsaa. Oh. Oh, maganda yan. At least, yung ano niya, hindi yung fruits mismo, may ano ka pa, yung flower pala ito, no? At least, makakatulong sa additional income. Hindi pa natin na-utilize ngayon is yung balat mismo ng dragon fruit. Oo. May nabasa ako sa American Medical Journal na ang... Meron ba? Meron ba bang ginagawa sa ibang bansa, Teddy? Yung balat ng dragon fruit? May research po, may study na ang balat ng dragon fruit, pagka kinonsume mo, nakaka-cure siya ng 60% ng cancer cell natin. Oh, upoy! Cancer? So, cancer na ito pala? Maganda, ito hindi pa natin na gagamit sa ngayon, pero pwede. Oh, napakadaming benepisyo na itong dragon fruits pagdating sa kalusugan. Parang sir, yung 30 to 40 years mo
Maduduktukan ang maduduktukan yung buhay mo. Kasi... Kaya mamene kami, kami bang pamilya, pagka ano talaga, fruiting season, every meal talaga meron kami dragon fruit. Oh, diba? Kaya alam mo, talaga, lahat ng Pintino sana kumain. Sa part 2 natin eh, sasama ba kayo sa dragon fruits ni... Paano? Oo! Alam mo po! Sige, Paul! Paul! Wala ko dyan! Tama po ako! Dok Sosie, daanan mo na lang ako, ha? Bulakan ka lang pwede, sa Tarosa. Pwede, on the way lang ako. Sige, at timbre mo lang nga, Sendo. Hindi, babalik ako, no? Babalik ako kay Teddy. Alam nyo, ang palagay ko, yung pamilya ng habang buhay. Alam mo yung cost. Tapos sinasabi, yung rabbit na meron ka din, ginagamit ng mga cancer patients. Pagkatapos, ay, yes, ito yung dragon fruit na nakikita ko ngayon na sinasabi mo na maganda rin. Opo. Ostrich, tapos rabbit, dragon fruit, talagang panlaban yan sa cancer eh. Oo. Sir Teddy, pinag-isipan mo ba yon? Parang magkakaduktong yung ano mo eh, yung mga alaga mo sa katanim mo. hindi naman pinag-isipan eh, ano lang, parang pinag-aralan ko rin kung ano yung mga healthy sa atin kasi sa ngayon, di ba? Yung mga produkto natin sa agri sector medyo yung iba kasi di ba ang habol talaga yung profit. Wala na silang pakialam doon sa consumer eh. So sa ibang bansa kasi ang practice baliktad eh. Inuuna nila yung benefit makukuha ng consumer kaysa yung kumita. So yun ang dapat sana yung practice natin sa Pilipinas na rin. Hindi lang para kumita kundi dapat isipin yung benefits, yung health ng mga bumibili. Lalo na kinoconsume kasi natin yan eh. Yes. So, napaka-importante dapat mga healthy ang mapoproduce natin mga farm products. Opo, tama kayo doon. Sir, itong mga byproducts natin na to, saan po natin ito ibinibenta? Sa farm lang namin din. Yung mga visitor, yung iba umorder ng per box, so binibenta din nila sa Metro Manila. Parang nag-reseller na sila. Ganun. Katulad ng wine, last December, sold out kami. Kasi yung mga pang-giveaways nila, yung iba nagpapasadya na medyo maliit na bottle, yung 375 lang. So gumagawa kami para sa mga corporate na giveaways. Pero curious ako, kasi wine node, meron tayong mga wine na gawa sa, I know, sa rice wine, meron tayong gawa sa nyog, yan yung mga tuba. Eh itong dragon fruit, ano po pinakaiba ng lasa na to? Actually, gumagawa kami ng wine, pero ako, hindi ako mas umiinom ng wine. Pero pinatikim ko na kay Congressman Estrella. Nung bumisita sila kasama yung Malaysian, no? Natikman nila. Eh, nahiya nga ako patikim dahil sabi ko, Kong, nakakaya naman patikim sa'yo kasi sanay ka sa mga mamahalin alat. pero okay, maganda lang feedback niya. Sabi niya, masarap ito, Ted. At saka, bumili siya ng 3 bote at inuwi niya. Kasi may grape wine, tapos ito ay dragon fruit wine. Parang curious eh. Yes, Ma'am Amy, lahat ng fruits natin pwedeng gawin wine talaga. Banana wine, mango wine, lahat. Actually, pati di ba yung mga bulaklak nga, ginagawang wine na eh. Opo, meron na rin mga flower. Rose wine, ganyan. Balik lang ako sa iyo, Teddy, no? Alam ko kinakailangan may sikat ng araw. Hindi po pwedeng walang araw. Pwede ba yung paliwanag mo, environmental requirements ng dragon fruit? Ang dragon fruit kasi, yun nga, cactus. Family siya ng cactus, no? So, kapag ang tanim natin dun sa farm, masyadong maraming puno o shading area, hindi siya masyadong nagbubulaklak o nagbubunga. Kasi kailangan niya, pagka-season niya, at least 8 to 10 hours direct sunlight. So, kailangan talaga nasa open field siya. Wala siya masyadong katabi mga puno, ganyan. Kasi pag marami nagtatanong sa akin, bakit daw yung tanim nila dun sa bahay nila,
4 years, 5 years na, di pa nagbubunga. Eh, ang tanong ko naman eh, saan nyo ba pinosisyon? Eh, sa ilalim po ng puno, sa ilalim ng canopy ng bahay natin. Sabi ko, eh hindi, ilipat nyo para magbunga kasi pag hindi siya nasisinagan ng araw, talaga hindi siya magbubunga kahit na 20 years pa yan tanim nyo. So, kailangan niya talaga ng sunlight ang area. Kailangan open. Kaya pala, Teddy, yung isang general na kilala ko, nilagay niya sa baba ng puno ng mangga. Eh, walang nangyari eh. Nakita ko palagi eh. Nandun yung dragon fruits pero walang bunga. Yes, Kong. Ano, gagapang lang siya dun sa puno ng mangga. Hahaba siya. Pero yun nga, hindi siya mag-produce ng bunga. Sir Teddy, meron ba mga pa-seminar para dito sa pagtatanim ng dragon fruit? Seminar, dati may mga nagkakandak ng seminar sa Metro Manila area. Sa probinsya, wala yata. Pero kami, once na yung mga visitor, okay, yung prospect na dragon fruit growers, bumili sa amin ng pananim, ano, tinuturo naman namin lahat sa kanila kung paano ang pag from land preparation hanggang dun sa harvest season plus yung parang kung masasasakyan after sale. Kung may tanong ka, chat mo lang, ganyan. Sasagutin namin hanggat kaya namin. Yun lang kailangan. Willing. Hindi, pero may salita kasi si Teddy na yung bumibilis sa kanya. Eh tayong tatlo, Amy, Jason, babalik tayo. Pwede ba tuturuan mo rin kami ng gusto, ha? Para bahagi namin sa mga viewers natin. No problem po, Doc. Eh, ang sa akin naman, abot ng aking makakaya naman ng kaalaman, eh, sineshare natin. Okay. Hindi naman, wala naman secret-secret yan. Yun! Sir, may tanong ako ito eh, para sa ating mga kasamahang gustong magsimula, no? Saan po nakakabili ng mga cutting? Saka magkano po yung investment para dito? Ang ma-advise ko lang dun sa mga future dragon fruit growers, para makasiguro sila makakuha ng quality na pananim, dapat puntahan nila yung nagbebenta sa kanilang pananim at tikman nila yung produkto muna. Kasi hindi lahat ng dragon fruit pare-pareho ang lasa. So, kaya yung iba, nagbebenta ng pananim ng murang-mura at saka yung reasonable price. So, kasi magsisisi sila kung sa presyo lang sila tumitingin, nakamura nga sila pero after nag-fruiting, di pala masarap, mahirapan mo i-market kasi nga di masarap. So, di bali na yung medyo may kamahalan konti, natikman mo na yung prutas na pagbibilan mong dragon fruit farm, mas sigurado. Mahirap yung online eh. Kasi maraming scam sa online. Mabuti na, pasyalan mo yung farm, kausapin nyo yung katulad namin. Makausap nyo kami, bibigyan kayo ng idea. Hindi kasi kami na kinukonvince na bumili ka agad. Tikman mo muna, puntahan mo yung ibang farm din, tsaka ka mag-desisyon. Para, siyempre, kung negosyante ako, hindi lang kita pakakawalan, di ba? Pero kami, sige, umikot ka muna. Tikman mo muna yung ibang farm. Ngayon, kung mas mura sila, doon kayo bumili. Kasi choice niya yan. Walang sapilitan. Pero mostly, yun nga, marami kasi nagbebenta ng pananim. Pagkatapos ng benta, wala na. Pag may problema yung bumili sa kanila, di na nila tinutulungan o sinasagot yung kung ano bang problema. So yung tanim naman, ang binebenta, ang range naman ng cuttings is from 30 to 60 pesos ang price, no? Yung nga, depende sa variety at saka depende sa haba. Kung gusto mong mas mabilis, meron kaming mahaba, mga 1 meter, 100 pesos. Mm-hmm. So 100 pesos, 1 meter. Tapos ilang months po ba ang hihintayin after ng cuttings bago mamunga ito? Ayan eh, depende yan sa kung kailan mo tinanim. So kung gusto mo sigurado magbubunga yan, so ang season kasi dyan is June, no? So maganda siguro magtanim ka June, July. Para next season, 100% magbubunga. At saka advice namin,
June, July, kasi dito sa Pangasinan area natin, June, medyo umpisa na yung rainy season. So, makamenos ka dun sa trabaho sa pagdidilig na. Opo. Ay, Sir Teddy, kanina nabanggit mo yung mga flower at tinatanggal ng mano-mano. So, sa manpower, gano'ng kahirap po ito? Yung pag-aalaga sa dragon fruit? Hindi naman siya masyadong ang labor intensive ang dragon fruit. Okay. Yun lang, medyo siyempre, kung gusto mo maganda yung farm mo, ma-maintain mo yung kalinisan kasi depende nga sa farm. Kung gusto mo malinis, medyo magdagdag ka naman power na regular na mag-grass cutting, lalo na sa rainy season. So, kami, sa farm namin, nasa 10 personnel kami. Pero ang inaaskaso, lahat-lahat na. Oo nga, sir. 3 hectares, 10 lang kayo? Yes po. Oo. Yung kamatis kahapon, 10 din sila, Dok Sosi. Isang hektarya. Yeah, matrabaho talaga kamatis dahil pupunin mo sa isa. Ito, pagkuha mo, how open ka kumukuha at saka paano mo malalaman na hinug na siya o parang pwede nang pitasin, Teddy? Doc, from flowering siya, so average dyan is 28 to 30 days. Pwede mo na harvestin. O kaya kung gusto mo medyo tatagal yung shelf life niya, yung basta once na nagpula na siya, pwede na. Pero kung pang reseller sa mga market o supermarket, ang ginagawa nila, kahit green pa, pinipitas na. Ang problema dyan is, hindi siya masarap. Kasi hilaw pa, pitas na. Kami naman sa farm namin, tinatanggihan namin yung matamis. Hindi matamis. Oo, hindi siya matamis. So kami talaga, parang kumusta medyo hinok sa puno talaga. Kaya masarap ang lasa. Parang Teddy, kasi nakita ko yung dragon fruits, parang ano siya, di ba? Parang cactus siya, yung family ng cactus. Dapat di ba, yung ganun na, kung cactus maski sa desert, nabubuhay. Ito ba, matakaw talaga sa tubig or hindi naman? Hindi. Kung hindi siya matakaw sa tubig ang dragon fruit. Kaya nga pwedeng ang pagdidilig natin weekly lang every 7 to 10 days kaya. Hindi katulad ng ibang tanim, 'di ba, halos every day pagka summer. Ito kahit na siguro 'di ka magdilig ng isang buwan, makasurvive pa rin siya. Ang ayaw lang ng dragon fruit is yung nabababat sa tubig. Sir Teddy, maraming salamat po sa pag-share sa amin ng inyong mga kaalaman pagdating po sa dragon fruit. Salamat din sa inyo. Thank you. Thank you, Manong Teddy. Salamat, Teddy. Yes. Salamat, Teddy. Okay. Naingan nyo na ako magtanim kaso medyo malaki eh. Pero one time lang naman yun, di ba? One time lang naman din po yung sa concrete, yung sa poste. Tuloy-tuloy na yun from 30 years na, tama ba? Kaya una talaga, malaki gastos, pero nababawi din naman, katulad no kay Sir Teddy, bawing-bawi naman. At kayang tustusan ng iba pang mga alaga niya sa farm. Yan. Maraming salamat po, Sir Teddy. Sana po mas dumami pa ang inyong mga customer at bibisitas na farm. Yan. Maraming salamat po. Doc Sosi, Casendo, thank you din po. Thank you, Teddy. Yan, sa ating mga kasamahan po na patuloy po na sumasama sa amin dito, maraming salamat po sa pagpangkilig sa aming programa. At magtatapos na nga po kami, ang aming season 1 ay matatapos na. Pero huwag po kayong mag-alala kasi magbabalik po kami. Meron kaming season 2. Kasi Endo and Doc Sosi, no? Ano magiging yung pangalan din natin? Ito magiging pangalan? I-reveal natin yan sa mga susunod na panahon. Okay. Surprise muna. Pero abangan niyo po yan sa ating mga manonood. Ito po ang okay. Agree ako dyan.